So, pwede po kayong pumili sa isa. Isa lang po ang pwede niyong piliin. Pero, tignan niyo muna. Timbangin niyo muna la. Yan ba? Ah, binigyan kayo ng ano ng apon niyo. Okay. Ito muna, yung hindi napili ni... Oh, huwag kayong ano ha. Ito yung hindi napili ni Lola. Yan po yung laman. Okay. Ang parang may napasigaw ha. huwag maingay ha. Pero ang napili ni Lola, ito naman po yung... Oh? Ingay. Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. So ngayon guys, no, dito po tayo ngayon. Papunta sa matay tayo? San Juan. Isang lola, ang bibigyan natin ng special na regalo. Magandang umaga po sa ating lahat, Kategram. Sa ating pong mga ano dyan, sa ating mga lolo, lola, tito, tita, ate, kuya, nanay, tatay. Sa lahat po ng Kategram, Kategram Family Sponsor, magandang umaga po. Napakasaya po ng araw na to kasi yung nagda-drive papunta sa mission natin, walang iba kundi po ang ating panganay. Kanina, Kategram, nagre-ready po kami, naghahanda po ako. Nagpupumilit po siya, gusto niya. Siya daw po yung mag-drive. Yatid daw po kami sa ating mga mission noong ngayon. At ano yung pakaramdam na? Ito yung una mong pagda-drive sa mission. Inatid mo kami sa mission na. Ano po, parang dream come true po. Like ano po, 2 years ago na, di ba, nagsabi po ako sa inyo. Na ako po magda-drive po sa inyo pag asa ko siya. Grabe naman na. Para kung ano, Kategram. Grabe. Hindi mo lang alam kung ano yung dinulot mo na kasiyahan sa puso ko, sa puso ng bawat isa. Ano ako tong Kategram ha? Na speechless ako dun na. Hanggang ngayon pala naalala pa ko yun yung kanyang ano. Thank you Nak ha. Salamat sa pagmamahal. Hindi lang sa amin, pati sa mga kababayan natin. Dream come true. Ibig sabihin talagang nasa puso, Kategram. Ano yung gusto mong sabihin sa mga Kategram na? Baka may gusto kong sabihin. Ano po, syempre, thank you rin po sa pagmamahal pa rin po sa akin. At still, nasa sumusuporta po hanggang ngayon. Grabe nila, ano. Yung iba, 1 year ang ano. Pero yung sa'yo, hanggang ngayon, eh, no? Lalo na yung mga nagmamahal sa'yo ng mga ninong-ninang mo. Hindi kumukupas. Basta lagi mo lang iano sa ano, manak, yung kababaan ng loob. Yung pagmamahal sa ating Diyos. Yun sa mga magulang mo, sa kapwa mo. Okay? Apa. Okay, at yun nga, Kategram, kasama din natin si Kuya Albert. Mag-hello ka, Kuya Albert. Hello pa. Yan, si Kuya Ogas ang ating cameraman. Alam niyo ba, Kategram, inuna na natin si Lola kasi nga nag-iisa lang ho siya sa buhay. Meron tayong dala dito, 2 kahon. Actually, nakaready na lahat. Na nakaready na po yung mga plano natin. May konting palaro lang tayo. Gusto ko lang makita yung reaction ni Nanay sa ating laro. Alam niya naman po yung inyong lingkod. Pipili po si Lola. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, laro lang po ito. Pero nakaset na po lahat ang mga plano natin gawin kay Nanay, kay Lola. Hawakan mo nga ito, Kuya. Ganyan. Isang bahay po. Ang mapipili niya ay cash. So, yan, Kategram. Yung alam niyo ho, Kategram, yung panganay natin, magalit pa ho sa akin mag-drive.
Okay, dito muna kayo. Samahan mo muna si kuya mo dito, ha? Pasok muna kami kay nanay. Nak yung ano. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Magandang umaga po. Magandang umaga, la. Sino po kayo? Panganay. Ah, kayo po yung nambubugbog sa kanya? Hindi po. Pwede yung tumuloy. La. Hi, good morning. Morning po. Siya po yung nambubugbog sa inyo? Hindi po. Siya po yung... Hindi, sabihin nyo ng totoo. Yun ang nag-aalaga sa akin. Hindi po siya yung sabi nyo, binubugbog kayo. Hindi po, sabihin nyo sa akin ng totoo, la. Ayaw walang nambubugbog sa akin, anak. Ikaw naman. Ah, hindi po kayo binubugbog. Hindi. Kumusta po kayo? Matisakit. Ay, si Tigram. Kuya, oo nga. Ano po, Nay? La, ano? Tumawas ang BP ko sa kayong UTI. Bakit to? Kabut na lang tumaas ang presyo. Eh, di ba sabi ko, wag po kayong magiinom-inom ng kape. Kasi hindi po maganda yun. Kasi gusto nyo pa yung ano, black and white. Coffee blanca. Di ba sabi ko, kaya binigyan ko kayong gatas, ininom. Mayroon yung gatas. Ino? Mayroon pa yung ano, adult. Oo. Oh. So may konti na lang. Ito, bibili ho tayo ulit. Kumain po ng kumain ng cheese stick. Diyan yung... Eh, bawal yun. Diyan. Kaya pinawalan ko yung nagtitinda. Sabi ko, huwag mo na anak bibigyan ng cheese stick. Mahalat, mahalat. Pagpalikot ko eh. Ibang stick na lang po ang gusto niyo. Huwag na yung... yung ano po, yung... Hindi rin po kasi maganda yung hotdog. Hindi man ako mga... Sumasakit din ang katawan ko sa hotdog eh. Hindi ako yun. Kaya nandito po ako eh. Ah, dito po kayo, Nay. Ba't niyo pinapabayaan yung nanay niyo? Malayo yun. Sa partida. Oh. Ayaw naman po yung sumama sa akin. Ah, sinasama niyo? Sigurado po kayo? Opo, sinasama ko po yan. Baka po yung... Baka sinasabi niyo lang dahil may camera. Ayaw kasi doon magulo. Oh. Kayo lang po ba yung nag-aalaga sa ano niyo? Sa nanay niyo? Kasi yan ang pananay. Mula dalaga pa po ako pag nagkakasakit yan. Buhay pa po ang tatay ko. Tatawagan po ako niyan sa Maribeles. Sabihin niyan, Bilma, yung inang mo may sakit. Uwi po ako, kukunin ko po yan, papacheck up ko po ito. Ganun po yan. Kaya ako po ang laging hinahanap niyan pag kami nararamdaman. Ako lang po ang umaano dyan. Gano'n niyo ho kamahal yung nanay niyo? Siyempre po, mahal na mahal kayo. Eh, mga patungan, nagseselo sa akin eh. Uh-huh. Yan, tanong nyo kay inang. Sige po, gano'n nyo kamahal? Eh, siyempre po, mahal ko po yan. Uh-huh. Pag na inaaway ni tatang nung araw, patay ko kalaban ni tatang. Tanong nyo kay inang. Uh-huh. Ako lang ang karami. Mahal po kayo ng anak niya? Eh, siyempre naman. Kayo po ang tanongin ko naman. Kumusta po ba bilang nanay niyo po, tisa lola? Eh, yan po kasi, lumaki po ako. Ako po talaga ang pinakaano niya sa mga anak niya. Laging Bilma, ganyan. Kaya po yan, ako po yung kahit anong problema ako, karamay niya. Ano nga po nag-asawa ko, nagkasakit yan. Bakit to? Eh, para daw siya naputunan ng isang paa. Baka naman siya lang ang mahal niyo, la. Hindi naman. Kaya ang totoo nun eh, yung... Yan po kasi dati, may katungkulan sa barangay. Mm-hmm. Yun. Meron po silang, halimbawa, yung ipinapamigay, gano'n. Mm-hmm. Ang nakinabang po nun, yung sumunod sa akin tsaka yung bunso namin. Apat lang po kami magkakapatid sa buhay. Yung lalaki po, kasama ko yung sa Bataan. Sila po yung nakinabang. Pero kami po nung kapatid ko, komunando kami sa malayo, hindi po kami nakinabang sa mga ano ni inang. Okay. Kaya po, hindi naman po ako nag-ano kay inang kasi
Ako po kasi talaga, naghahanap buhay sa Bataan. 19 years po ako doon. Umuwi lang po kami dito at 2010 ba ina? 2010 ano, nung umuwi kami rito. Ngayon, nung pong nandito na kami, ayun, ano sila kasi panatag na siya kasi nandito ako. Sa magkakapatid po talagang merong hindi nawawala yung selos. Sa tingin niyo bakit merong nagseselos? Ano kayang problema? Eh kasi base sa ngayon na nakaalam na ako ng salita ng Diyos, yung kasing selos talagang ano sa puso talaga. Nakatanim 'yun. Yung kumbaga sa ano, nature na ugali. Inggit, 'yun ganun. Insecurity. Ngayon, nung po ako'y nakakilala sa Panginoon, inalis po ako ng Panginoon dito. Dinala po ako sa malayo. Pagkakataon na nila 'yon para matingnan nila yung magulang namin. Pero sabi nga, huwag mong hanapin yung ginagawa mo sa iba. Tama po. Kasi hindi pare-parehas ang sabi nga po, lima ang anak mo, lima ang daliri mo. Kung lima ang anak mo, may kanya-kanyang ano po yan. Iba-iba po talaga. Sa tingin niyo po, ano yung problema kay Lola? Kung bakit yung mga anak ay yung iba malayo sa kanya? Siguro, sabi nga, kapag ka meron kang... Sa ngayon po, nalaman ko po yun dahil base sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag ka po pala meron kang ginawa sa magulang mo, sa pag hindi pwede hindi mo aanihin, yung po bang, halimbawa, pagkukulang, aanihin. Kahit na po sabi nga, pinagsisihan mo na yan, pero nandun pa rin yung consequence. May consequence pa rin po. Yun siguro kasi si Inang, bata pa lang po siya. 14 ka ba, ina? Nung umalis sa inyo? 18. Hindi na po niya naalalang balikan yung mga kapatid niya, magulang niya. So parang bumalik sa kanya. Opo, ganun. Kaya lang, kung paano mo haharapin yung consequence, kailangan tanggap. Eh, tanggap naman yung inang kung bakit ngayon ano siya. Pero yung sasabihin mo na malupit siyang magulang, hindi po. Ang malupit po sa amin, tatay ko. Gusto ko lang po linawin paano siya naging, siyempre naging ina sa mga anak. Ba't po magagawa na pabayaan siya, ganun? Eh, siguro po. Hindi naman sa pagpapabaya, kundi hindi po nila kayang, sabi nga po nung bunso namin, hindi ko kaya yung ginagawa mo, ating. Hindi po nila kaya. Kahit po yung isang kapatid ko sa Tibagan, yun lang po ang sinasabi nila. Kaya parang, kumbaga sa ano eh, panatag sila pagka, limbawa, nagkasakit siya kasi nandito ako. Ang inahanap ko lang din, minsan, hindi po maiwasan, maghahanap ka. Yung bang, minsan nga, nagkukwentuhan po kami ni Inang. Sinasabi niyang, siguro meron talagang gano'n na sa magkakapatid. Hindi lahat ng ano. Pero ako din po may mga anak eh. Sa akin po kasi, hindi ko naman nakita si Inang na hindi fair. Kasi sa totoo lang po, kung ako, hindi ako yung ano kong anak, sa tatay ko lang po magtatanim akong sama ng loob eh. Kasi po, napakaraming hirap ko pong inabot sa tatay ko. Lasinggo. Ano po na yung sabi niya? Salbahay, lasinggo. Pag nalasing yun, kahit walang kasalanan, namamalo. Opo. Lalo na kung wala ako, palo silang lahat. Makaluhod doon sa taas ng bahay. Ang ano ko nga, mapalad yung mga kapatid ko po eh. Yun. Hindi po yung bunso namin, hindi po nakaranas ng kalupitan yun. Sa dami po niyo, Kayo lang talaga, tito? Opo. Ayun. Kinalimutan na ho siya, gano'n? Hindi naman po, gano'n. Hindi naman. Kaya yung lang. Yung pag-ano lang, yung pag-aalaga, pagkalinga, parang kulang, gano'n. Kulang. Ang ano nila, parang sabi nga, inang, bakit?
pera lang ba'y mahalaga sa akin? Kahit nung araw po, ganun katwira niya. Kaya po ako nagtatrabaho sa Maribel, umuupa akong bahay. Basta po birthday niya, umuwi po ako talaga. Ako rin po, nagtataka ako. Bakit? Ganun. Oo. Ngayon, nung nga po nakapag-aral ako ng salita ng Diyos, ganun pala yun. Kung ano yung ginawa ni Nana? Opo, aanihin. Okay lang yun, La. Pero marami akong nagmamahal sa inyo. Ay, totoo po yun. Ako lang, love na love ko kayo. Kahit ano, pinagkamalan ka. Napanood namin. Napanood namin video eh. Napanood niyo po ba? Opo. Napanood niyo, La? Hindi po, wala naman ako. Kayo, Nay, napanood niyo. Opo. Anong masasabi niyo? Una po, natutuwa kami sa kanya, lalo na po yung pastor namin. Si Lola, kahit matagal na hindi nag-charge, pero hindi siya nakapagsalita ng anumang negative. Puro nandun pa rin ang ano ng Diyos sa kanya. Yung ano lang po, yung pangit at saka yung ano, maitim, no? Oo. Kasi sabi nung pastor namin, kasi matanda na si Lola, hindi na rin. Maano na po siya yung pagkilala niya. Hindi na po ano. Lalo po nung nagkasakit. Hindi na niya alam. Sabi niya parang nablangko siya. So talagang dapat may kasama siya. Oo, yung pong po. Ano, yung pong apo niya na nandiyan. Yung anak ko po. Apo. Yung po kasi, may bahay po yung babae sa Mandong. Wala ho talaga siyang nakakasama dito. Opo. At alam ko naman po na tiwala ako sa Diyos. Kagaya po nung yung sa Meralco na yan. Alam niyo po ba, may nilakad po akong SS. Sinikap ko pong lakarin yun. Kasi nga, sa asawa ko, napakalaking kabigatan po yan. Kasi po, hindi po basta-basta yung ginawa namin pagpapakabit ng kuryente. Nagbibilad lang po ng balat yung mister ko noon, ng si Charon. Kayo pa pala nagpakabit? Opo. Kaya na ano po ako din sa mga anak ko na umabot ng ganun. Napakalilit. Ito po yung itong bill na dumating. Alam niyo po kung magkano? 8 at 64 centavos. 8 pesos. Yun lang po yun. Yung electric pan at ilaw lang po yun. Opo. Iyon, may bago na po. Umabot lang ng 3,000, kulang 4,000 yung ilang taon? 12 years? Opo, 5 years lang po. 5 years. Inabot po ng pandemic. Nag-umpisa po nung... 3,001. Oh, hindi kayo pinabayaan. Prayer request ko po talaga yung kuryente. Kasi wala po akong magawa dahil wala naman po akong sweldo eh. Aral ng buhay na pwede nyo nga i-share sa mga makakapanood ng kwento ng buhay po nyo. Dapat po talaga ang magulang hanggat malakas, huwag kakalimutan ng mga anak. Paglilingkuran ng anak ang magulang. Kasi isa po yan sa aral na ano ko. Kasi ako po talaga maano ako sa mga anak. Kaya po simula't simulang anak ako, pinangarap ko po yan magkaanak. Inano ko po talaga ang sarili ko sa pagtatrabaho para sa mga anak. Kahit na po ang bahay lang namin nung dito, mababa lang, maliit lang. Ang ano po namin nung asawa ko, yung sama-sama yung mga anak ko. Kaya hindi po namin sila pinus na magtrabaho sa malayo. Hindi ko po kagaya, nagtrabaho po ako sa malayo. Kasi po, dahil sa ama ko. Para makatulong po ako kay ina. Nung nagtatrabaho po ako, yung dalawang kapatid ko po na huling nag-aral, may tuition fee sa high school. Ako po tumutulong kay inang. Kayo, Nay, ano po yung gusto niyo sabihin sa nanay niyo? Pinakamamahal niyo? May message po sa... Tignan niyo po siya. Tingin po kayo sa anak niyo. Ang ano ko lang kay inang, ako hanggat maaari, gusto ko humaba buhay niya. Kaya sana, huwag siyang makulit. Kasi pag wala ako, puro tuyo kinakain. Puro tuyo daw. Kahit may pera siya, puro tuyo. Ngayon, hindi siya nakakain ng tuyo. Kasi nandito ako. Yun lang ang nalalasa ako. Matabang na panlasa ko. Kasi nga, kaya... Hindi akong mga luto muna. Napapanis lang yan. Pero kailangan niyo pong ingatan ang sarili niyo. Opo. Kahit wala siyang lasa, pero healthy, mas okay po yun. Opo.
Ramdam ko yung pagmamahal po niyo. Ano naman pong gusto niyo sabihin sa sobrang mahal ko kayo ng anak niyo? Wala naman ako. Tingnan niyo po siya sa mata. Ano ko sa kanya yung sobrang pagmamahal din sa kanya. Pagka ano man ang kailangan ko dito, siya kagad yung natatawag ko. Kahit wala, maraming kaming kasamaan doon sa ano, pinagbibili ko na kailangan ko siya dito. Kaya may tricycle sila, nandito sila kagad. Ay, yung mga anak ko dito sa malapit, hindi mo na ako pinupuntahan eh. At ayun, yung anak ko sa Dibagan, hanggang ngayon, nilaglig ko na akong may sakit, hindi mo na ako pinupuntahan, hindi ni alam na yun. Yung ano, mas kung ano pa siya man daw eh, mas may masakit daw ang ulo. Masakit lang ang ulo, di makarating dito, may sariling sasakyan. Yun nung hinanakit ko naman dun sa mga anak ko. Eh, rin namang isa, din eh. Madalas dito, dinadalan yung bunso. Bunso yan eh. Inigilabutan ako sa ano ni nanay. Yung damdamin kasi. Yung anak ko naman dito, yung bunso, yun madalas dito. Nagdadala ng mga prutas, mga tinapay, ganun. Di na pinupunta naman ulam, dinadala na ako dito. Wala naman pasasabi dyan. Yun lang isa doon. At saka yung anak ko naman sa Bataan, nakaisa na laki yan. Nakatakdang dumating din dito, mga ilang araw nandito yun. Dahil hindi pa nga ako nakikita mula nung magkasakit ako. Yung po kasi nagbilin sa akin. Mahal na ating, mahal din ako nun. Alagaan mo muna si ina. Yun po ang ano niya sa akin. Kaya nandito ako. Tsaka talagang kahit di ipagbilin nun sa akin, yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may asawa ako na supportive. Kayo po, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga kapatid niyo? Eh, ang ano ko lang sa kanila, naintindihan ko yung hanap buhay nila. Pero, dapat, hanggat buhay yung magulang namin, bigyan nila ng attention kasi hindi naman mahalaga yung pera kay inang. Tama po kayo. Ang hanap ni inang yung attention nila. Tama po kayo dyan. Yung presence ba? Ganun. Sa edad po kasi ni Lola, wala talagang hanap yan, kundi yung love. Opo. Totoo yung po yun. Presensya po opo. Nyo. Totoo po. Diba? Ha? Oo nga. Dadong ano, kaya nung anak ko dun sa Tibagan, may sasakyan siya. Pupunta ng palengke yun. Doon nagdadaan, hindi dito nagdadaan. Masilip man lang ako. Wala nung magkasakit ako, hindi man nakarating dito yun. Kaya kausap nito sa ano, uwi ka, noon sagot sa'yo, uwi ka, pupunta ako dyan. Wala namang, hindi talaga. Wala, ayan yun nala. Balang araw, magkano yun, magpapaliwanag sa inyo kung bakit ganun. Siguro sa ngayon, parang baka dumadaan doon sila sa problema. Opo, pero balang araw, magpapaliwanag yun sa inyo. Intindihin na lang natin. Busy sila sa trabaho, sa nananahi kasi. Negosyo. Tahian sa bahay. Pero ano po, wag ko kayong magtatanim ng galit. Tama, hindi sinabi ko sa kanya. Hindi naman ako nagagalit sa kanila, hindi ako nagtatampo. Ayun, nasabi ko lang ngayon dahil nabuksan nga yan. Nasabi ko lang na alam na niya na may sakit. Punta siya ng punta sa bayan, nanindahan, linggo-linggo. Doon ang dadaan sa highway, hindi man dito. May sasakyan siya sa ring eh. Talagang magulang naghahanap din eh. Yung masilip ka man lang. Yan o, hindi ko naman kailangan ng pera nila eh. Lagi ako may pera. Tumasahod na ako eh. Baka pwede nyo akong bigyan naman lang. Ay, oo! Wala, magkano yung pera nyo dyan? Wala pa, sa-size pa ako sa sahod. Sabi nyo, lagi kayo may pera. May pera, may, hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki, maliit lang. Huwag to sinasabing wala. Kailangan, meron. Kailangan. Kahit hindi pa nag-iisa, kahit dalawa sila na magulang, kailangan talaga pala yung attention sa magulang. Huwag kakalimutan. Kahit pasabihin na meron na kayong sariling pamilya, pero bigyan ng time talaga ang magulang.